Isang masayang araw po. Dito ulit tayo kay Kay mag-umpisa ngayong araw at ipaliliwanag ko po ang ating plano. So, aalisin na po natin si Kay sa kanyang kulungan. I-transfer po natin dito sa ating dating quarantine pen na pinakulungan ko po gamit yung mga scrap nating mga lumang gate dito sa farm para po lumuwag ang kanyang pagpupwestuhan. So ito po yung ating dating quarantine area. Tapos kinuha po namin yung mga lumang gate na nakapatong lang doon sa mga trailer at siya po natin pagkukulungan kay Kay. So dito po siya mapupwesto. Aayusin lang po yung sulok na yon para maayos ang kanyang silungan. At after siguro po mid-August, isasama ko na rin sa kanya sa kulungang ito si 3D. So yun po ang ating plano na by mid-August, si Kay ay pakakastahan na rin natin. By that time po, more than 8 months old na siya. Kasi po kinuha ko ng February si Kay ay 45 days na po siya nung first week po ng February nung kunin ko yan eh. So 8 months old na po, pwede na natin siyang pakastahan at ang ipapartner po natin sa kanya ay si 3D. This weekend po, balak kong kunin yung bulugan sa Cavite at meron pa po akong young boar, hindi pa po junior boar yon. Mga magti 3 months old pa lang po, nakukunin ko naman sa Candelaria. So yung young boar po, baka ang ilagay ko dyan para may tigalinis pa rin po tayo dito habang si Kay ay mag-i-stay na po dito nga sa ating ginawang kulungan. Pag nakastahan na po si Kay, ihiwalay ko na rin si 3D sa kanya. Babalik po muna si 3rd dun sa kanyang bachelor's quarters habang wala pa tayong planong paggamit sa kanya. At yun naman po ang ating kukuning junior boar na ay ilalagay po natin kasama yung ating 10 mga dumalaga ngayon. Yun pong 4 na Quezon Black, Cross Berkshire at 6 na Pampanga Native. So next week lang po, gagawin na namin yon para po maiayos na natin ang ating susunod na breeding system. So ngayon po, dito naman tayo sa ating consolidated pen. At yan po, patuloy ang aming paglilinis sa farm habang hinihintay ko rin po yung delivery ng white sand na dito lang po namin ilalagay para po malapit lang kung kailanganin nating panambak dyan po sa ating mga kulungan o sa iba pa pong area dito sa ating breeding sites. Yung pong pagkakapon namin dito sa ating mga biik ay ipinospone namin muna dahil nga po may papasok na bagyo si Egay po. Hihintayin ko na po munang makalampas si Egay sa kanyang pagdaan dito sa atin bago po ako mag-decide kung kailan namin gagawin ang ating pagkakapon. So dito po sa consolidated pen, ayan po, itinayo na uli namin ang ating pangulong para po masanay ang ating mga alaga na maglabas-pasok dito ng may harang.
po, malalaki na yung iba nating biik dito. Yan pong grupong yan, ang kagandahang saysana sa pagkakapon. Yung iba po ay medyo malalaki na. Pero yun po, ang balak nga ay basta nakaganda-ganda po ang panahon, paglampas ni Egay ay magtatrabaho na tayo dito sa ating consolidated pen. At dahil nga po may parating na bagyo, yan, tuloy-tuloy po ang paglilinis natin, pati po itong mga akasya ay binabawas-bawasan na. Yan po si Lito, patuloy ang pagpuputol ng ating mga sanga ng mga akasya para po kung dumaan man ang bagyo, hindi po masyadong ma-damage. At delikado po ang ating mga bakod kung ang ating mga punong malalaki na ay either hihiga o mababalian ng malaking sanga. So ikot po tayo, tignan natin ang lagay ng buong consolidated pen. So yan po, lumiwanag na dito. Hindi naman po magtatagal na yung ating mga alaga sa areyang ito. Kaya pag nakuha na po naming ilipat ang mga alaga, ay kakalbuhin na namin ang mga akasya. So dito po sa may likod, may nakapwestong ilan tayong inahin. Ito pong ating mga biik na ito, ang target natin, kapunin nga at turukan po ng ivermectin muna, at August po ay iwawalay na natin sila. Late August po tayo magwawalay dahil expect nga po natin by September ay magsusunod-sunod na po uli ang pag-anak ng ating mga inahin dito. Dito naman po, may mga malalaki na ang tiyan, pati po si Kalinga ay nakalawlaw na rin ang kanyang tiyan. Kaya yun po ang ating plano dito sa consolidated pen. Stay lang po muna sila rito. Pagkalampas po ni Egay, tayo'y magkakapon na at magtuturok po ng ivermectin. At yun nga po, by late August, magwawalay na po tayo ng ating mga biik. So ayan po ang ating mga inahin at biik. Yun po, lalaki. Maliit na maliit pa po, pero nagtatry na pong mag-mount. Ganyan po ang ugali ng native. Kaya po kailangan talaga na kung hindi niyo kakapunin ang inyong mga alaga, ay paghihiwalayin po ninyo ang mga babae sa lalaki, dahil po baka magkaroon ng mga unwanted mating at ang inbreeding po ay mangyayari. Or ang hindi man po mag-inbreed, masyado pong maaga na makakastahan ang inyong mga alaga nang hindi pa po ready ang kanilang katawan. So yan po, kakasakati ni Jonel ng damo, kalat na ang pakain sa ating mga alaga. Nasa 40 plus po ang ating mga biik dito sa loob ng consolidated pen. So pag tinrabaho po natin ito, may 40 plus po tayo dito
at may 27 tayo na yun pong iwinalay galing dito at yun pong galing sa second breeding pen. So yan po ang ating update ngayong araw sa ating planong pagkuha ng bagong mga bore materials at dito po sa ating consolidated pen. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.